CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako, lalantad na ako, hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body, kung hindi ko tatablan ng bala, o kaya tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yon, handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Mga kabayan, isa lang yan sa mga bahagi ng pahayag ni Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Sa kanyang pinakahuling mensahe na inilabas sa social media, mainit at naging emosyonal si Quiboloy matapos humabog sa galit at sinabing lalantad na siya matapos magsalita at ilabas sa publiko ang kanyang sama ng loob partikular sa administrasyon ni PBBM, kung saan ay sinabi niya na kasabwat ang Pangulong Marcos para ipadakip siya sa mga tauhan ng FBI at US government. Matatandaan na sa kanyang mga naunang pahayag, lantarang binatikos ang pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama ang kanyang asawa at pinsan nito na si Speaker Martin Romualdez Jr. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Sabi ni Quiboloy, total hindi na siya iginagalang ng PBBM, hindi na rin siya rerespeto sa Pangulo na kanyang ibinoto at sinuportahan ng buong Kingdom of Jesus Christ members noong nakaraang halalan. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Sabi ni Quiboloy, bakit sa kabila ng mga kabutihan na kanyang ginawa sa mga Pinoy at bilang kontribusyon sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng taxes, bakit tila ginigipit pa siya ng pamahalaan ni PBBM? Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan! Million-million ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito? Matuwid ba kayo? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga naging pahayag ni Pastor Quiboloy na inosente siya sa mga akusasyon sa kanya ng Senado at ginigipit siya ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Mabuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India, at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humalak ng aming pera, hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Mabuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan. Akala natin ay maasahan natin sila, mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me,
And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako, lalantad na ako, hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayaring maging glorified body, kung hindi ko tatablan ng bala, o kaya tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun, handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta't ito ay nasabi ko na sa social media, huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ipigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo. Ibinigay ng ating mga heroes ang kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi ako papayag hanggang ako'y may buhay at hininga. Pag may mga ganyang balita or mga ganyang lalabas na issue, ora mismo, i-issuean ka niya ng babala. Kung hindi, alam mo yung ganun. So nagkaroon ng respeto at takot itong mga abusado, di ba? Eh ngayon wala man lang pronouncement ang leader ng bansa. So nagsibalikan yung mga durugista, diba? Mga abusado. Hindi sila takot, kumbaga. So anyway, eto, unahin nga muna natin itong si Sal Panelo. Yan, si Attorney Sal Panelo, unahin natin. Mr. President, that is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusan siya ng krimen. Kung inaakusan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang aparatang? Hindi. So bakit siya pupunta roon? Doon naman nung sa House of Representatives, wala rin nung legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po'y kaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman nung siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt, at arestuin nyo, ikulong nyo, at hiyain nyo sa taong bayan. Yun nga nagiging problema dyan, ano? Parang nagiging way of embarrassing point. Talagang meron silang plano na siraan ang inyong credibility. Abay, mahirap yun. Kaya ang gagawin nila dito, ididiin nila itong si Pastor Kibuloy, which is very familiar, no? Very familiar doon sa ginawa nila kay former Kong Arnie Teves. Ganun ulit ang nakikita natin sa panahong ito dito naman kay Pastor Kibuloy. So it's the same old pattern which happened before. Walang pinagkaiba ito eh. Alam nila na hindi dadalo si Pastor Kibuloy. At alam na natin kung ano yung susunod nilang gagawin dito. It's the same kung paano nagsalita si Marcos na anong sabi niya? Anong assassination? Natatawa-tawa siyang ganun. And kung wala kang ano, di magpakita ka, pumunta ka, is the same. Kung ano yung mga linyada niya nung panahon ni Bantag, ni Teves,
is the same with Pastor Kibuloy. So alam na natin